بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن وصلنا إلى الجزء الأخير من هذا المتن المبارك من الأصول الثلاث. نعم. شرح الأصول الثلاث. الحمد لله. tayo ay nandito na sa pinaka huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat na ito. Nasimulan natin kahapon dun sa kabilang pag-aaral. So inshallah ating tatapusin ngayon ito. Inshallah. نعم. في نهاية هذا الكتاب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمور منها. نعم. So sa huling bahagi ng aklat na ito may mga binanggit ang mayakda na mga bagay. ذكر الهجرة. Binanggit dito yung hijra. الهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Ang hijra ay nababagi sa tatlong uri. هجرة من مكة إلى المدينة. Yung hijra mula sa Makkah papuntang Madina. وهذه انتهت انقطعت بفتح مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة لا هجرة من مكة إلى المدينة لأن وهذا فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا يمكن أن تعود بلد كفر ولله الحمد. So yung hijra na ito, yung uri ng hijra na ito, yung hijra mula sa Makkah papuntang Madina, ito ay natapos na nung nasakop ng kamusliman yung Makkah. Dahil binanggit ng propeta Muhammad sallam dun sa kanyang hadith na wala nang maghihijra pa papuntang Madina. Tapos na yung ano ng Makkah. Naam. Al-hijra al-thaniya, al-hijra min balad al-kufr ila balad al-islam. Hadi baqiya ila qiyam as-saah. So ang pangalawang uri ng hijra, yung paglikas ay yung ang paglikas mula sa lugar ng kufur, bayan ng kufur, papunta sa bayan ng Muslim o bayan ng iman. Naam. At ito ay wajib sa ating lahat at ito ay mananatili hanggang sa huling araw. Al-hijra al-thalitha an nahjur ma harram Allah, nabta'id an ma harram Allah. At yung pangatlong uri ng hijra ay ang paglayo sa lahat ng mga ipinagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabta'id an al-amal. الكفر والشرك والغنى والزنا والربا كل ما حرم الله عن العمل. Kailangan nating lumayo katulad sa mga lumayo sa mga bagay na ipinagbabawal sa atin ng Allah subhanahu sa mga gawain katulad ng kufur, zina, ang pag-iinig sa mga music, lahat ng ito ay pinagbabawal at kailangan nating lumayo dito. ونبتعد عن العامل يعني كل من يعمل هذه الاشياء نبتعد عنه لا نجالسه من يشرب الخمر من يسمع الغنى من ياكل الربا هذا نبتعد عنهم. نعم. So kailangan din nating pag tayo lalayo doon sa mga gawain kailangan din nating lumayo doon sa mga gumagawa ng haram. Okay? Sa gumagawa ng haram, gumagawa ng zina, gumagawa ng anumang mga masasamang gawain, hindi lang yung gawain ang lalayuan natin, bagkus pati yung taong gumagawa na yon. Hindi tayo pwedeng lumapit sa kanya, hindi tayo pwedeng makipagkaibigan sa kanya. Yung gumagawa ng zina, yung manakikinig ng music, lahat ng yan ay hindi tayo pwedeng lumapit sa kanila habang ginagawa nila ang kanilang mga kasalanan na yan. Nabta'id an al-amkina allati fiha hadhihi al-ashya, amakin al-lahw, amakin al-bid'ah, amakin al-shirk, na'am, amakin al-ghina, amakin al-fawahish, na'am. So kailangan din nating lumayo, mag-hijra mula sa mga lugar na kung saan ginagawa dito yung kasalanan. Halimbawa, yung mga ang lugar na ginagawa dito ng mga kufar ang kanilang mga ang mga pagdiriwang, ang mga pista. Kailangan natin lumayo dyan. Kailangan natin lumayo sa mga lugar na kung saan ginagawa dito yung mga haram. Katulad ng mga bar at kung ano-ano pang mga lugar ng haram. Nabta'id kadalika an al-azmina allati yahtafil biha al-kuffar. La yumkin an hadhihi al-azmina nahtafil biha 'id ra's as-sana, 'id al-hub mathalan, 'id al-um. Hadha la yujad illa 'id al-fitr wa 'id al-adha 'indana fi al-islam. At kailangan din nating maghijra, lumayo doon sa mga panahon na kung saan ginagawa dito ang haram. Halimbawa, yung Christmas. Kailangan natin layuan ang panahon na yan. Kailangan nating hindi makisalamuha. Hindi natin kailangan makidaos sa kanila. Kailangan din nating lumayo doon sa mga panahon na yan. Katulad ng New Year. Ha? Hindi tayo pwedeng sumama sa mga kufar sa kanilang pag-celebrate na yan, sa panahon na yan. Hindi tayo pwedeng sumang-ayon sa ginagawa nilang mga pagdiriwang sa panahon na yan. Kailangan nating lumayo. Naam. Aydan, dakar al-muallif rahimahullah ta'ala mimma yata'allak bil-iman bil-yawm al-akhir al-ba'ath ba'd al-mawt. So, binanggit din ng mayakda sa aklat na ito yung tinatawag nating ang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Naam, wal jaza wal hisab.
at yung binanggit din ng mayakda, yung pagbibigay ng gantimpala at pagbibigay ng parusa. وذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى افترض على جميع الخلق أوجب على جميع الخلق الكفر بالطاغوت الكفر بما يعبد من دون الله. At inutusan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na iwaksi natin ang mga tagut, yung mga Diyos-Diyosan. Kul ma yu'bad min dunillah ahjar, ashjar, shams, wa qamar, na'am. So ang lahat ng mga sinasamba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga Diyos-Diyosan katulad ng mga puno na sinasamba, mga bato na sinasamba. Na'am, la na'bud illallah. Wala tayong ibang sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ أَنَّ الطَّوَاغِيتَ كَثِيرٌ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ هَذَا أَكْبَرُ طَوَاغِيتٍ فِي الْعَالَمِ. So, ang mga tawagit, ang mga tagut, o yung mga Diyos-Diyosan, ay meron mga uri. At ang pinakamalaking, pinakamataas, o pinaka-boss, pinaka-leader ng mga tagut ay Iblis la'anahu Allah. Awwal tagut, ra's at-tawagit Iblis, ash-shaytan. At ang pinamataas na Diyos-Diyosan o tagut ay si Iblis. Al-thani man 'ubida wa huwa radi. At ang pangalawang uri ng tagut ay yung isang taong sinasamba na buhay at gusto niyang sinasamba siya. Yani ja insan ila hadha ash-shaykh mathalan wa raka'a lahu inhana raka'a wa sajada. Idha radiya hadha bi hadha ruku'a wa sujud fa huwa tagut. La bud yumkin. So, kapag ka mayroong isang tao, nalulugod siya, natutuwa siya na mayroong sumasamba sa kanya, tapos sa kanyang puso ay niya itong parang ayaw niya itong pagbawalan, but gusto niya siyang sinasamba siya, nagsusugid sa kanya at hindi niya pinipigilan, siya ay matatawag na isang tagut. وَمَنْ دَعَ النَّاسِ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ مِثْلَ فِرْعَوْنَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَعْبُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. At ang pangatlong uri ng tagut, katulad ni Fir'aun, na kung saan tinatawag niya ang mga tao na sambahin siya. Inaakay niya ang mga tao na sambahin siya. Wa kull man idda'a ilma al-ghayb yaqul ghadan yaqa' kadha, ghadan yafuz al-fariq kadha. Kull man idda'a ilma al-ghayb tagut, kafir kubr akbar. At ang lahat, yung pangapat na uri, at ang lahat ng sinuman na magsasabi na siya ay mayroong kaalaman patungkol sa mga hindi natin nakikita o ilmul ghaib, siya ay tatawag na isang tagut. وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ مُعْتَقِدًا أَنَّ الْحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ لَا يَصْلَحُ أَوْ حُكُمْ فُلَانٍ مِنَ النَّاسِ وَالْقَوَانِينِ مِثْلُ حُكْمِ اللَّهِ أَوْ أَحْسَنُ. So, at ang panglima ay yung isang tao na kung saan ginagamit niyang batas, yung mga batas na gawa ng tao. Hindi masasabihin niya na ang batas ng tao ay mas mainam pa kaysa sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin niya na ang batas ng Islam ay hindi nababagay sa panahon ngayon. So kapag ka ang tao ito ay sinabi niyang ganyan at tinatawag niya ang mga tao na, sa ganitong kaisipan, siya ay tinatawag na isang tagut. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.